ating So ayun, sa awa ng Panginoon, okay na kami. Dito sa Admo, thank you so much. Kahit kwan, kahit sa hirap at ginawa. Nakaangon din. Nakaangon din. Tay, ha? Oh. Ay, lagi mo ka problema, contact lang mo priminti. Te, ha? Salamat, sir. Salamat, Pod. Salamat. Rad. So ayan, good morning po mga kababayan. At ngayon po ay ongoing pa rin, on process pa rin ang aming pag proseso ng kanyang permit para sa travel permit. So hindi po madali. Kailangan pa ng sitio, permit, no? Para to travel, IPMR, barangay permit, at ADMO, tapos sa CSWDO. So yun po yun, or DSWD. So yun po yung mga kailangan i-process ng mga travel permit, at laging isasama yung mama, magulang, para sa mga interview. So kaya naman, di ba, ni laban naman, laban kayo. So ayun, nagkakapi lang po ni Remailo pala. So si Ate Sophia. Yan. Pero prepare na kami. Mga alas 5 pa lang. So tara na. Let's go na, guys. Let's go. 5 pa ng umaga. So ayun, Neri. Laban lang tayo. Kahit medyo maproseso, Neri, ha? At least alam mo kung gaano ka proseso para makasama ka or makapunta ng Manila. Anong masasabi mo? Lang. Laban lang, ha. Walang susuko, sama-sama tayo, buong pamilya. Oo. Ayun. Dito si Neri ngayon, pangalawang araw na ngayon dito o pangalawang gabi. Mm-hmm. Ni Neri sa amin nagstay para magproseso. Tapos yung parents niya, kasi kalagitnaan lang din naman yung ADMO ngayon. So si Edito ang magsusundo doon sa parents niya para doon sa ADMO. So yung iba doon sa tapak noon, kahapon nagproseso din kami. At nung nakaraan, kulang pa pala yun. Kulang pa ng mga marami po kasi mga permit. Hindi lang po yung travel permit na galing sa DSWD. Kailangan ka pa sa mga IPM, sa mga leader, mga CTU leader, kasi yun nga, noon medyo may issue about sa mga katutubo na protektahan ng City of Davao, na kailangan ng mga ganitong city ordinance na nabuo nila. So alam nyo na, iwas na rin tayo sa kasong human trafficking. Dahil doon maraming nakakasuhan ng ganun. So mahirap na. Masira pati ang ating bad record. Oo, kahit na si Neri is nasa Pilipinas pa rin, yun ang isa sa mga iniiwasan natin, yung human trafficking. Kasi medyo mabigat talaga yung nakaso. Kasi human's right yun. Tapos 2 million yata ang penalty nun, at kulong pa. Then minor de edad pa siya. Tapos tribo pa, katutubo. So ganun lang. Sundin natin yung tamang proseso. Kahit medyo medyo maproseso. Pero kailangan natin gawin yun. Para kang dumadaan sa butas ng karayon. Ganun din kinamaylin nun. Oo nga, kasi nga sila. Katutubo sila. So kailangan talaga yun. Actually, sa lahat naman, kailangan talaga yun. Lalo na pag minor age talaga ang papa. At medyo maano lang din sa kanila, kasi katutubo, diba? Oo. Maproseso lang. So let's go na. Pupunta na kami ng ADMO. Magkikita kami ng Edito at ng mama ni Neri. So let's go.
dahil maaga kaming umalis, mga kababayan. So, kakain muna kami. At wala pang almusal. At dyan, sa loob, walang kamatayan dyan. Ayun o, sila. Pasok muna tayo. Excited yan. Excited. Kain muna tayo, no? Si Ate Sophia, may kain, Neri. Alam nyo ba kung anong laro ni Neri? Yan ang laro ni Neri, oh. Lang kami ni Edito doon. The Mary, Mrs. at mga kids. Busog na. Solve na, solve. Si Mary, may history pala to ng ulcer dati. Pero na, ganun pa rin ngayon. Kasi siyempre sa bukid, sa bundok. Ano naman, nakakakain sila pero ano ba, hindi tama sa oras. Kumbaga ano, yung may ano ba, pagitan o agwat, ano ba yan? Nalilipasan. Nalilipasan ang kain. Basta yun, hindi tama sa oras ang pagkain. Oo. So, let's go ulit. Biyahe ulit. Biyahe! So kita kits edito yung ating brother. Guwanta lang te. Tiis lang, tiis. Kahit sarap ko, ganit ka rin basta. Ingon pa itong magulang niya. Pailis, ay na. Dali. Dali. Meryl. Ano kami na proseso ng sa admin. Katapos nito, final na sa CSWD, sa DSWD, travel to permit na. Final. So nag-meeting pa kasi dito, may assembly ang ATA tribes dito sa ADMO. So ayun, sa awa ng Panginoon, okay na kami dito sa ADMO. Thank you so much. Kahit kwan, kahit sa hirap at ginawa. Nakaano din. Tay, ha? Oh. Ay, lagi mo ka problema, contact lang mo priminte. Te, ha? Salamat, pod. Salamat. Brad. Ayan. Salamat, ha? Thank you. So, ayun, sa awa ng Panginoon, kasi yun talagang pinagdasal namin kanina pag bago pag-alis. Ano, Ner? Masaya ka na? Tapos, anong gagawin? Doon, alam mo na, ang hirap ng proseso, no? Kasi tama naman kasi yun, yung ano ng mga dato. Tama naman yun, nasa proseso tayo. Kailangan, sabi din ni Sir Paul, sundin natin yung... Susundin ang legal at saka tamang proseso, gawa ng mga katutubo sila. Yun lang ang ibig sabihin noon. Hindi naman sa tipong pinahirapan tayo, kaya lang mahirap ang mag-travel kasi malayo kasi. Hindi lang yung isang location po yung pinupuntahan namin, mga kababayan. Yun nga, dahil din sa tribo at minor de edad. Oo. So ayun, naalis na sila dito. Hahatid ni dito. Manghud niyo. yun yung kapatid ni kapatid ni Nere. Yan yung driver, kumbaga kapinsan, dito. So, bali ang trabaho namin ngayon kasi kalagitnaan kasi ito ng lugar, malayo. Kailangan ihatid nila, dito.
camping mo nga. Oh, sige, sir. Oh, ingat, ingat. Ingat. Brad, camping mo, Brad, ha? Salamat sa time, ha? Thank you. Thank you. God bless, ha? Te, God bless. Kamusta, Mang Eli? Lord, thank you, Lord. Kasi... Panoorin niyo sa vlog niya, no? Nanginginig ako sa ano, kaba, pag ano. Kasi lahat po ng dato, andun, assembly po kasi nila. Yung, nandun lahat ng opinion, mga senaryo, kung anong mangyari pag... Bakit? Yung ano lang yun eh, yung mga... Anong balak mo sana, Ner? Please. Ner, pag kunwari hindi ka makuha ngayon, magtrabaho ka. O magtatrabaho siya. Magtatrabaho, aalis din siya doon. So sinabi ko yan sa council na ang mangyari, aalis din siya. Hindi makapagpatuloy sa pag-aaral, di ba? Talagang ang sabi naman talaga ni Sir Paul na doon tayo sa legal. Tapusin yung mga gagawin. So sa awa ng Panginoon naman natapos. Kaya lang nandun ako sa gitna eh. Kung nakita mo lang ni eh. Kaya nga ang alangan mo yung isip mo paano mo ibabato yung hindi bawal sa ano, hindi ano sa tribo kasi andun yung lahat ng mga dato, mga chieftain. Ang concern lang naman nila doon yung kasiguruduhan, yung safety ng bata. Ang inaano kasi nila especially minor de edad nga po si Neri at the same time local tribe ng ano Mindanao, and then mapapalayo siya sa mga magulang niya, sa mga kamag-anak niya, so ibang tao ang makakasalamuhan niya, ibang lugar, malayo, milya-milya ang layo. Kaya ang inaano lang din ng mga ano dato or yung mga matataas ang posisyon sa tribu nila is yung safety and security rin ni Neri. Saka palaging merong taon niyan. Ner, ang pinapaalala ni dato, kailangan hindi makalimutan ang tribu, di ba? Pag pumunta ka na sa isang lugar, hindi yung tipong sa cultural ano ba? Kultura or alalahanan siya. Oo, na ano, kumbaga sagrado ang pagiging ano katutubo ni Neri. Na kahit na sabihin mo sa modernong panahon, sa modernong mundo ngayon dahil nga sa teknolohiya, kailangan dala-dala pa rin ni Neri yung ano yung ano niya, yung kinalakihan niyang kultura, tradisyon na hindi rin naman nalalayo talaga sa atin. Mm-hmm. 'Di ba? Grabe. Munti ka na akong manginig sa ano, yung tuhod ko, pero kinontrol ko talaga, nilabanan ko kasi baka mawala ako ba? Mawala ako sa focus. Yung alam mo yun, parang paunti na eh, kunti na lang, parang ma ano na parang mawawala yung busis ko. Sabi ko kay dito, bro, sabay tayo dun sa gitna kasi at least siya ay maka para hindi naman ma ano yung kuhan ko ba? Eh, ako pero iniisip ko na lang na para sa bata, para kay Neri. At syempre. Oo, kanina ilang call kasi yun din yung task sa ito yung task na binigay niya. Kailangan naman talaga tulong-tulong. Kaya ang nakunta ko si dito. Kaya... Dito yung pinaka mabilis na magsundo sa parents niya. So Ner, ngayong isa na lang yung ano natin, ayusin. So ano na ang masasabi mo sa sarili mo na ganon ang proseso? Anong gagawin ni Neri sa nakita mong proseso? Yeah. Ha?
speechless din siya. Di ba mahirap, no? Maproseso. Hindi naman sabi nga ni Dato, hindi yun sa pinahirapan tayo. Yun yung proseso. At ayaw nilang mangyari yun na ang bata ay kayo. Kaya galing, ang masasabi ko yun sa'yo, Ner, galingan mo. Ha? Kailangan ipakita mo sa amin, lalo na sa magulang mo, na hindi sila nagkakamali at yung mga Dato. Kasi pagdating sa panahon, Ner, kami ang hahabuli ng tribo, ng council. Alam mo na. May mga ano kasi yan, Neri, may mga do's and don'ts talaga. Mm-hmm. So, yun nga. In short... Kaya gusto ng ni Dato, meron kaming terms and condition. Oo. So, lahat naman yun, in the future, kung anong mga, may mga pinag-usapan kami noon na kailangan ganito. So, pag magbakasyon si Neri, idadaan namin sila dito, idadaan namin sila sa doon sa CSWD, o tapos dyan, tapos idadaan namin ang barangay hanggang sa kanilang sityo. Oo. Ano na naman, step by step, para makita nila na okay sa all right talaga si Neri. Kaya magkakaroon ng terms and condition. Pero okay na yan. At least kahit papano. Diba, Neri? Masirap sa atin lahat yan. Yung ano ni, yung isa. Para bigyan natin yung parents niya. Mm-mm. May mga ano tayo. Bigyan din natin. Kopya. Hihingi pa siya, Dato. Mm-mm. Tama din yun. Dinaan talaga ng legal na proseso. Mahirap, pero masasabi mo worth it lahat. Naubusan ako ni, kasi yung mahirap din kasi mag-interrupt ka sa ganyang council na andyan lahat ng mga leader nila. Gusto na nga kita kanina labasin. Sabi ko, ano na kayang ginagawa kay Ellie? Baka ginigisan na. Ang problema, hindi rin ako makakalabas kasi nagbabantay din ako sa mga kids. Anong masasabi mo, Doner? Okay lang naman ako, Doner, sa pagtayo, sa pagsalita. Parang kinabahan ako. Parang lumiit ako, Ner, no? Nakakaba kasi. Nakakakaba, nakakatakot kasi yun kasi, yun yung mga hindi basta-basta na magiging Dato. Kailangan magaling. Ano kaya nangyari doon? Timing? Timing? Timing ba? Kasi kahapon, pumunta kami around mga 4 p.m. Wala na, hindi na namin naabutan. Then ang sabi, babalik nga kami ngayon ng maaga. So nagayak kami ng mga around 5:30. Nakarating kami ng 8:30. Anong oras na ngayon? 1:30 na. So ganun katagal yung pag-uusap, ganun katagal yung proseso. Na isa lang naman ang inaano natin kung papayag ba o hindi sila, pero thank God kasi nga kahit papaano yun nga pumayag. So tuloy na si Neri. Hopefully by Monday, isang step na lang, malapit na. Doon lang kasi yung tribal council saan mo. Yun lang yung pinaka pinag-iisipan nila, saan dadalhin, sino ang magre-receive. So kailangan yan, may report. Parang ang ang ni Neri is napagdaanan, parang adoption, no? Pero at least kahit papano, nahahawig man siya doon, pero hindi naman talaga kukunin si Neri. Bilang Pero parang isa na rin yan sa ganun kasi parang pamilya. Hindi basta-basta. Hindi ka iba din sa kanila, Neri. Kasi iniisip ka talaga nila ni na hindi mawala or ano man ang ganun kahigpit, mga kababayan, ang batas sa tribal. Tribu. Pero mababait naman sila. Kasi alam nila yung goal namin.
Pero may mga interview lang, may mga concern. Isa na yung tawag niyan, yung kailangan may pagbabalik, magbabakasyon ba. Yun, sinabi ko yun na ito sila, hindi naman sila pipigilan. Kunwari kung gusto lang magbakasyon sa pagkatapusan, di ba, end of class, uuwi din sila kung gusto ng bata. Pero kung hindi, depende rin sa bata. Pero pag mag-uwi sila, yun nga sa sinabi ko kanina na idadaan siya sa CSWD o sa DSWD. Tapos dito sa ADMO. Kung ano rin yung pinagdaanan na step bago kunin si Neri o bago papunta ng Manila, pagbalik niya, if magbabakasyon siya, ganun din ulit ang magiging step scenario ulit. Oo, scenario niya. Kaya, Ner, galingan mo ha. Magpakabait ha. Kasi hindi madali. Narinig mo yung lahat ng pinag-usapan. Diba? Na meron kayong leader. Meron kayong matatawag na batas na secure din kayo. Hindi yung... Noon kasi may mga history. Hindi natin maitatanggi na may mga history. Ang mga tutubo natin dito sa Davao. Na-abuse ba? Na-abuso? Yun lang. Sa akin naman kasi tama yung proseso nila kasi pinapangalagaan nila yung katribo nila. Pero depende na lang yan sa mga taong syempre yung mga intensyon ay hindi maganda. Syempre hindi gagawa ng ganong proseso, di ba? Kung sa atin yung para sa kakaganda ng buhay ni Neri. Sa sa lahat din ng scholar yan. Actually, lahat ng ng mga scholar na napapadala ng Manila, napupunta ng Manila para mag-aral, minor de edad, ito ang proseso. Either kung walang, lang ni Marjorie kasi, sama yung mama niya. Oo, nandun si Ate Badiday. Mama niya mismo ang nagdala sa kanya. Kaya walang marami pang mga question. Kasi kasama niya man ang immediate family niya, mama niya. Kaya madali lang din siyang nakaalis, nakapunta ng Manila. May record na yun ng sa airport kasi, yung ticket niya, same lang. Na yung naka-attach na ba? Naka-attach yung pumunta, umuwi siya dito sa Davao, papalik siya ng Manila. Mm-mm. At tsahin niya si Juan, tsahin niya si Irene. Kaya ganun. Ganito din ang sitwasyon ni Juan. Maylin? Kaya Maylin. Oo. Napanot pa nga. Ako nun, nangalagas kaya ang buho ko nun. Actually kasi yun nga, safety and security ng mga bata ang iniisip. Hindi lang naman ang mga yung mga tribal leader, pati ang parents nila, syempre pati rin tayo. Parents ganda na, interview, grabe ang kuan. Kaya yan. Diba Kyle? Okay ka lang Kyle? Masasabi ko Ner, ipakita mo sa buong mundo na uuwi ka ng uuwi kang may medalya, may tawag niyan, diploma. Ner, promise Ner ha? Promise? Pinreassure? Promise? Kaya yan. Hindi naman yan pressure, Neri, ang namin sa'yo. Pangaral lang din yan. Gawa ng, ba ang ipinunta mo ng ng Manila? Sige daw. Ano ang pinunta ni Ate Neri sa Manila? Mag-aral. So, kailangan pagbalik ni Ate Neri ang dala niya. Iyon, di ba? Kumbaga karangalan. Oo. Hindi, huwag kang sumuko na sabihin mong mahirap mag-aral. Hindi.
mas maigi yung dumaan ka sa hirap. Tulad ngayon, 'di ba? Dumaan ka sa hindi naman kaya nga nagiging scholar ka kasi nakita yung sitwasyon mo. Nakita yung sitwasyon, tapos pursigido rin si Neri. Tsaka yung parents niya. Mga magulang niya, tignan mo yung layo ng lugar, tapos... Mga 3 hours din. May kanya-kanya rin silang gawain, trabaho, pero talagang isinantabi nila yon. Supportive. Para lang talaga mapuntahan si Neri, kasama pa yung Baby. Yung baby, yung younger sister ni Neri. So makikita mo yung sitwasyon na sila pursigido. May dedikasyon sila na ang gusto nilang mangyari sa bata, maabot talaga ang mga pangarap. Doon pa lang makikitaan mo na supportive yung parents. Hindi sila nagdalawang isip, hindi sila nagduda na saan dadalhin yung anak ko, baka kung anong gawin sa anak ko. Kumbaga inanon nila ng maluwag sa kanila. Na kahit na malayo si Neri, mapapalayo ng ilang taon, maganda naman ang magiging return. Anong pinaka-gusto mo talagang kurso, Ner? Hindi mo pa alam ngayon, no? Pero pag makikita mo yung mga gusto mo. Oo. Lalo na pag nasa tamang malapit-lapit ka na sa yung tipong pa college ka na ba? Alam mo. Kaya pag-aaral ka ng grade 11 and 12, meron naman yan mga course track na pag-isipan mo na, Ner. Na pupunin mo. Oo. Ganito, Neri, pagdating mo sa Manila, meron kasing ngayon, ang K-12 hindi siya tatanggalin. Ipagpapatuloy siya. So, kailangan Neri, manghihingi ka rin ng opinion sa mga ng eskwelahan, mga faculty members, like mga teachers, guidance counselor, kung magandang kukunin mo ngayong grade 11 and 12 na pwedeng kumbaga pag college mo kasi yan, course track pa yan. Course track yon or yung tawag dito kasi, academic track mo kasi iba ngayon for example pag medicine yung anong kailangan kuhan dyan? Pag medicine ang kukunin niya, hospital field ang kukunin niya, nasa STEM siya na track. Kapag tourism, piloto, stewardess, crew sa barko, TVL. Tapos kapag kung di ako nagkakamali, ang ABM is nasa business siya na linya. Tapos ang HUMS naman, humanities, parang example yan, maging journalist ka, yan reporter, etc., etc. So doon titignan mo na, although wala naman din halos din nasusunod na kasi depende pa rin yan sa bata kung anong gusto talaga pag college, at least preparation kasi yan para pag college mo ready ka attack. Kaya anuhan mo, pag-isipan mo. Pwede naman may cellphone ka, 'di ba? May internet connection, i-search mo yung mga course track na meron ngayon para pagdating mo ng college, hindi ka malilito. Actually, hindi ka malilito kasi 2 taon 'yan. Diyan natin makikita yung interest ni Neri sa grade 11 and 12 kung ano kaya ang course track na kukunin niya. Na-excite tuloy ako. Ang sarap kasing mag-aral. Basta, pahis na, laban na, Ner. At least wala na tayo doon sa next, isa na lang. Boiling point, nakaalis na tayo. Kasi, talagang pressure cooker doon . Kaya nga, kinakabahan talaga ako. Grabe din ang lagabog din ang dibdib ko. Sabi ko, babaan ko na kaya. Sabi ko, hindi. Parang hindi yata ako bibigyan ito. Pero sa dulo ng pag-uusap, talagang nilaban ko rin sa narili ko na hindi yung
maganda yung intention natin. Oo. Lalo na yung team, yung Pugong Biyahero team. Totoo. Maganda ang intention. Wala tayong bad intention. Hindi tawag dito. Basta yun, magandang intention natin sa kanya. Yung safety and security ang iniisip sa bata. At legal ang prosesong pagdadaanan. Para sa susunod, kung meron pang mga minor de edad ulit na possible na naka-line up sa scholar, alam din nila na dumadaan din talaga, idadaan sa legal na proseso. So yun lang. So ayun lang po. At least nailabas ko na yung ano. Alin? Yung thank you Lord. So bye-bye na Nier. Bye-bye. Thank you so much, Lord. At syempre sa mga family ko na kasama ko ngayon. At syempre sa PB team na nagdarasal. Thank you so much. Bye-bye na, Kyle. Bye-bye. See you sa next vlogs. Bye-bye po. God bless. Ate Neri. Bye-bye. Hala, kaganda ng smile. Bye-bye po. God bless. Thank you so much po. Thank you, Lord. Thank you.